Hi Beshies, good morning and welcome back sa aking channel. Andito na ulit ngayon ang inyong Ate Zaja. Sobrang tagal kong MIA, so here's an update. So Beshies, ang oras ngayon ay 10:39. Naghihintay lang kami ng nurse kasi lalagyan na ng swero or dextrose si Mama. Bukas ng 8 a.m. ang surgery. Currently, nagre-relax lang ng very light. Medyo mababa yung quality ng vlog natin today kasi cellphone lang yung ginagamit ko ngayon. Hindi ko na dinala yung camera kasi sobrang laki. So, gusto ko lang i-share sa inyo ang aming journey. Journey to Updofree, sabi nga ng kaibigan ko si Capes. Okay, so ayan na yung dextrose ni Mother Earth. Unfortunately, sa unang attempt ni nurse, hindi niya nahanap yata yung ugat. Hindi ko rin maintindihan. Basta ang sinabi na lang niya is, tatawagin niya yung isa para siya yung mag-tusok. Ang order kasi ng doctor is a left. So yun. Sabi, i-press ko daw siya ng very light para mag-stop yung dugo. So, ito na yung ginagawa ko. Sana yung sunod na nurse is makuha na niya. Kumalma ka lang, Mother. Ayan na siya. First attempt daw fail, sabi ni Mother. Sabi ko sa kanya, huwag siyang kabahan kasi gluten drip yan. Pagtapos niyan, puputi ka. Ganon. Char. Ayan siya. So, kanina, inaano ko yung niya. Ganon. Para dito niya maramdaman yung pain and pinapapigilan niya sa akin to kasi baka daw maigalaw niya. Hindi ko pala kayo na tour sa room. Tara, itutour ko kayo. Honestly, hindi ko in-expect na sobrang magiging malaki yung room. Regular private yung nakuha namin. So, eto na siya, guys. So, pagpasok niyo ng pintuan, meron silang cabinet. And then yan, meron silang lababo dito, yung mga face shield namin. Bumili din kami ng hand soap. Meron silang microwave oven, ref, and ito yung toilet nila. Ayan, toilet. Okay naman yung toilet, guys. Hindi ko naman masyadong isasama sa loob. And then, ito, meron alcohol or hand sanitizer. Alcohol, ganon, level. Kanina may cover pa. So, tinanggal na namin para magamit namin ni Mother. And then yan, may AC, TV, and then meron silang table. Yung isang chair andon kasi doon namin pinapalagay yung food kapag nagdadala. Well, may kasama kasing food sa hospital, so yun. And then, ito yung ref. Walang naman, kundi Gatorade. Ayan. And, nagdala kami ng electric kettle, pero meron palang kasama. Dun kasi sa kabilang building, walang kasama na electric kettle. So, nagdala kami para sure. So, ito pa rin yung ginagamit namin. So, meron kaming tubig. Ito yung food. And then, sorry guys, sobrang kalat. Pero yan yung bed ng companion. Actually, pwede rin siyang sofa kung gusto niyo, kung medyo madami. Provided naman nila tong pang cover. And then, unan, backpack ko. Nagdala rin kami ng wifi. Ayan, prepaid wifi. Nakalagay sa may bintana. Then, ito yung table and the si Mother na nilalamig. And then, yan, ito. Hindi ko alam to pero storage ng food siguro. Actually, hindi ko alam. Ano ba to? Comment down below. Kasi yan, phone. And that's it. Ayan, malawak yung space, so sabi nga ng pinsan ko, kung walang pandemic, for sure, andito silang lahat. Kasi nga, malawak yung room, so mas okay sana. And alam mo yun, marami sana kaming kasama ngayon. Kaya lang, pandemic, kaya nga naka-face mask pa rin kami kahit andito lang, kahit kaming dalawa lang ni Mama dito sa kwarto.
So, wala naman akong balak na i-vlog to. Pero sinabi ko kay mama, ma-vlog na lang natin para just in case meron kaming relatives or kaya friends namin ni mama na curious kung anong nangyari. Dito ko na lang sasabihin, panoodin na lang ninyo. Hindi naman din kasi ako nag-post sa Facebook and office mates ko lang and yung ibang kaibigan ko lang yung nakakaalam ng nangyari. So, yun. Kikwento natin, mother. So, ilang years na ba, ma? Siguro mga 2 or 3 years ago, nagpa-check up na kami dito. So, yearly naman kasi nagpapa-check up si mother. And, anong tawag dito? Yang, ba't pa tayo napa-check up nun, ma? Sumasakit yung tiyan niya, no? After niya kumain, sumasakit yung tiyan. San bang part, ma? Right? So, right side, sa may ilalim ng ano, sa may dito, sa may ganito. Oh, sa may ilalim ng dibdib. So, after nyo kumain, sumasakit yung tiyan niya. So, alam niyo yung feeling na parang inaatay, ganon, ganong level. And then, based sa check-up niya, sa result, ng ultrasound is, ano, mayroon siyang bato sa abdo. So, nung time na yun, parang akala namin may gamot na pantunaw para hindi surgery agad. Hindi namin agad pina-opera, ganon. So, parang last week, basta 2 years ago na yun na, 2 or 3 years ago. So, then last week, nakakain si mother ng chicharon. No, doon lang nagsimula talaga lahat. Nakumain si mama ng chicharon. And then, mas tumindi yung pain. Hindi naman sobrang tindi. Siguro mas matindi yung pain, pero nawawala naman. So, ang ginagawa ni mama, kapag kakain siya, hindi siya naglalakad, or kaya upo lang siya, ganyan. Kasi pag naglakad siya, sumasakit talaga lalo yung tiyan niya. So, yun. Nagpa-check up kami Monday last week, and then nagpa-second opinion kami Tuesday. Same lang din yung in-advise ng doctor, which is for surgery nga. Actually, tinanong ko rin to sa best friend ko, hi Bisyong, yun. So, tinanong ko rin sa kanya to. And then, yun nga, surgery talaga yung solution dito. Wala siya yung tipong gamot na pwede niyang inamin para matunaw. And tinanong ko yung doctor kung madami na ba or what. So, hindi naman syempre nabibilang yon. So, basta sabi niya, based sa ultrasound is few. So, tinanong namin kung urgent ba na kailangan na surgery agad. And ang sagot naman sa amin ng doctor is, it's up to us kung kailan namin gusto magpa-opera. However, hindi kasi masasabi, pwedeng umatake siya ulit ng mas malala bukas or mamaya or after a year. So, hindi namin masasabi kung kailan pwedeng mas lumala. Kasi parang may tendency daw na magnana. Kasi, di ba, nag-filter siya ng fat, parang ganon, ng fats ng kinakain natin. So, we've decided, sabi namin ni mama, kaysa patagalin pa namin and mas mapamahal yung maging gasto sa surgery, nag-decide na lang kami na magpa-opera. Dapat, June pa kami magpapa-opera. Kaya lang naisip namin, sinabi din naman siya ng doctor na nasa sa amin talaga. Kaya lang kapag dumating ang point na magnana or mas lumala, syempre, mas mahal yung gastos and mas painful para kay mama. So, parang wag na i-prolong yung agony. Ganon din naman yung gagawin, mapatagal man or gawin din agad. So, might as well agapan na lang kaysa lumala. So, yun ang aming kwento. Sorry, sobrang haggard ko. Syempre, nasa ano tayo. Ganito lang. Parang pambahay, ano lang. Pambahay aura. And then, since pandemic nga ngayon, sobrang hirap na naging journey namin kasi sa bundok kami nakatira. So, everyday, 150 pesos pamasahe namin one way, papunta lang sa city. Tapos mabalik 150 ulit kasi syempre, mas preferred namin mag-tricycle kaysa mag-jeep. Kasi sa jeep, diba, ang dami mong nakakasabay. So, Tuesday, Monday yung initial check-up namin. Tuesday, nagpa-second opinion kami. And then Wednesday, ano bang ginagawa ng Wednesday? Nagpa-laboratory kami. Nagpa-laboratory kami ng Wednesday. And then, dun sa laboratory kasi, may fatty liver din si mama. So, hindi pa siya cleared para sa, hindi siya mabigyan ng clearance sa magpa-schedule ng surgery. So, ang nangyari, Wednesday,
ultrasound, paano kami, laboratory. And then Thursday, bumalik kami sa hospital ulit para sa clearance. So, another doctor ulit yon para sa internist yata ang tawag doon, para sa fatty liver niya. And nagpa-x-ray na din kami. And ECG. Actually, hindi pala ma. Thursday, hindi pa kami nakapagpakuha ng clearance kasi kulang pa yung ano namin, kulang pa yung mga papers namin. So, nagpa-creatinine pa kami, nagpa-x-ray, and then nagpa-ECG. So, since hindi naman agad nakukuha yung result nun, nakuha namin siya Friday na. And then, Friday pa kami nakapagpa-check up for clearance ng surgery. And then, yun naman, thank goodness, at na-cleared naman siya. Na-schedule siya. Tapos, ano pa yun? Saturday, Sunday, wala na kami halos ginawa nun. Bumalik lang kami ng hospital for swab test para nagpa-schedule kami sa another hospital kasi mas makakamura kami kapag sa ibang hospital kami nagpa-sched ng swab. So, nakuha naman namin agad yung result. So, bali 7 a.m. pa lang umalis na kami ng bahay. Before 8 a.m. nakapila na kami. And then, nakuha namin yung result. Chinek ko yung email gabi. Siguro mga alas G's. Negative. Di pala actually mga 8 p.m. nga nandiyan yung result eh. So, pareho kaming negative. And then, sinabihan ko na yung secretary ng doctor na negative yung swab test. And then, binigyan na kami ng sked. Today is Thursday. Ang advice si doctor is magpa-admit kami ng Thursday after lunch. And tomorrow, Friday, yung surgery ng 8 a.m. Yes. Today is April 30, guys. April 29 ngayon, 2021. And then April 30, 2021. Sabi ko sa mama kanina, yung last next na punta namin dito sa hospital talaga pag nanganak na ako. Kasi syempre, nakaka-stress and everything. Pero I know naman na magiging okay ang surgery ni Mother bukas. Di ba, ma? Fighting yan. Yes. Yes. Si Ma'am Shiviki. So, sa lahat ng family and friends, thank you so much for praying kay Mother Earth, sa aking mom, she. Magiging okay naman yung surgery. Sabi ko nga, kayang-kaya niya yun. Bale, dalawa yung naging option for surgery. Isang open and isang laparoscopic. Yung open yata yung mas malaking, sa tiyan, yung mas malaking hiwa, ganun. And then yung laparoscopic, parang tatlo lang yung hiwa. Correct me if I'm wrong, hindi ako masyadong sa mga medical terms, pero yun, laparoscopic. Ang tawag nga lapcole, ganun, lapcole yung So, from 12 midnight, hindi na pwedeng kumain at iminom ng tubig si mama. So, yun, bukas na lang, diretso na sa surgery. So, yun guys, ang aking update part 1. Abangan nyo bukas ang aking part 2 na update. At least ngayon, naliwanagan ng aking mga pamilya at mga kaibigan kung bakit ang tagal kong MIA. Sorry, sobrang tagal ko talaga hindi nakapag-upload ng vlog. Sobrang busy sa work. And yun nga, dito sa balik-balik nga kami sa hospital, ganun. So yun, sobrang hirap pala ng magpa-surgery during pandemic. Siyempre, may marami ka pang babayaran like mga PPE, ganyan. Tapos, required ngayon swab test. Siyempre, naghanap pa kami ng mas mura na swab test kasi kapag dito sa mismong hospital kung saan kami nagpa-admit, mas mahal. Mas mahal yung bayad sa swab. So, ayun, balik-balik. Talagang patient. Sabi ko nga, it will all be worth it kasi after ng surgery, hindi na sasakit yung tiyan ni mother kasi wala na siyang abdo, bato sa abdo. Ang alam ko abdo talaga yung tatanggalin eh, ganun. So yun nga, ha? Yes, aking mother kasi si Darna. Marami siyang bato sa abdo, ganun. Anyway, so yun lang. See you guys tomorrow on my next vlog. And please pray for my mother's fast recovery. Alam ko kayang-kaya mo yan, ma'am. Fighting. Fighting! Yan, kayang-kaya niya yan. Diyos ko, pagkatapos ng opera, mag-YouTube na yan. Manonood na yan ang mga YouTube mga vlogs, ganyan. And that's it for today's vlog. Again, thank you so much for watching. Sorry, guys. Sobrang raw. But I wanted to share with you all yung experience namin sa pagpapasurgery during pandemic. And at the same time,
gusto kong pakita sa mga magiging ano apo ng mother ko na, oh, yung lola nyo, ganyan, nagpa-surgery, caring-care niya yan. So, gusto ko lang i-share din yung journey namin to Updo-free, ganyan. Sabi nung kaibigan ko, ay naku, Capes, ikaw talaga. Yun talaga yung tumatak sa isip ko. But anyways, thank you guys for watching. Please stay safe and stay happy, stay healthy sa inyong buong family. God bless us all. Thank you so much sa aming friends and family na nananalangin na maging successful ang surgery ni Mother. Thank you guys. I really appreciate it. Bye!